lungsod ng Maynila. Ampong sa gigilid ni Raja Suleiman, inaanak ni Bagat Salamat, sinuplayan ng talya-talyasing lugaw ni Dato Pitunggatang, pinaghele at inuboy-uboy sa duyan ni Bonifacio, Jacinto at ng Makatang Huseng Batute. Kinidnap ni Asyong Salungga at tinuruan ng good manners and right conduct ang anak ng tundo. Sa banda Rene, si Rene Huseng. Dito sa Pitunggatang, sa tabi ng huyan, makasaysayang na kung nalalang ito ay chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Direct from the Iberian Peninsula, iniluan ng Bulkan Krakatoa, sumadsad sa pagpang ng Zambales, sinalpok ng alon at ipinagkampasan sa dalampasigan ng Obando, Bulacan. Estudyante ng Santo Niño, naglagari sa Madrid, San Nicolas, Dos Castillas, at Don Quixote. The one and only, Hijo de Relámpago, El Torito, sa Bandarian, Señor Pacheco, Niño de España. Hola, buenas tardes. Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Anong araw ngayon, Engineer? Bakit pa rin tingin mo sa mukha ko? Iba dating po? Iba ba? Bagong ano, bagong tasa tayo ngayon eh. Bagong tasa, kaya medyo na ibang itsura natin ngayon. At samahan po ninyo kami hanggang alas 5:30. At siyempre, ang inyo pong kaboka-boka si Senyor Ray Pacheco sa pangalan pa rin ni Karine Jose. Taba ko, no? Tumataba-ata ako eh. Di ba mataba? But, di ba ako mataba? Okay lang. Okay. At siyempre, maghahatid kami sa inyo ng mga Romero Pecking Report, Romero Pecking mga balita, Romero Pecking pa rin mga issue. Como esta na, ang aking pinakamamahal na mga senyora, ang ating mga senyora de la Bada, senyora de Cucina, senyora de la Babo, senyora de Banyo, senyora de Lampaso, senyora de Paleque, yan. At sa pahanan ni Karine Jose, ito po ang inyong lingkod, Senyor Ray Pacheco sa Doble Banda 2019. Anong araw ngayon, Engineer Morak? Ano? Gumaganon pa. Talagang para may stress pa talaga si... Na-stress ka ba? O na-depress? O merong... Ah, may trauma ka pa? May trauma ka pa rin sa lindol? Talaga yung... Niisip mo na, no? Na kung magkakatindi... Kung magkakaroon ng big one, mahirap, ano? Talagang hindi maaaring dito makbo, no? O, tinan nyo nga. Lahat to. Lahat ng tanungin mo. Napakahirap, senyor, yung sinasabing duck. Ano nga? Duck? Hold? Ah, duck, hold, tapos ano sa sunod? Cover, may cover pa. Mukhang mahirap, ano? Mahirap po, lalo na kung mataas ang floor na kinalalagyan mo. Eh yun eh, apat na ano lang eh. Apat na, ano yun? Apat na palapag lang. Hirap na tayo, di ba? At namatayan pa tayo ng lima. Lima pa namatay, di ba? Lima namatay, lima ano lang yun, fifth floor. Eh paano kung 20th floor? 10th floor na lang. 10th floor, ilan pa kaya sa 10th floor kaya, ilan kaya mamamatay? Oh, isipin mo, kung magkakabagsak-bagsakan yung 10 ano na yan, stories, building, iniisip ka ni Engineer Mora sa akin eh, Senyor, saan ako iilag? Saan ako magko-cover na hindi ako tatamaan ng anumang mga debris? Ilang debris ang magkakapatong-patong? Oo nga, no. Minsan, no, iniisip ko natin, ha? Magandang mong pakinggan yung mga... Mabuti ho lagi tayong handa. Handa saan? Handa saan? Wala tayong makitang handa eh. Alam nyo, ang dapat lang hong handa, ha? Alam nyo kung anong maganda lang salibihing handa? Handa ho tayo, lagi tayo nananalangin. Handa tayong, ang pag sinabi nating handa, handa tayo sa kamatayan. Yun lang ang pwedeng sabihin natin, di ba? Tanggapin natin ang katotohanan kapag lumindol, handa tayo sa kamatayan. Yun na lang. At handa nating tanggapin ito na maluwag sa atin. Ganun yan eh. Para ka may sakit na cancer on the spot. Ha? Yung may sakit na cancer, nakita mo ba? Na yung habang naghihingalo siya, sabi nung naghihingalo,
Ito yung pinag-uusapan lang ho natin, ano? Ganun ang nakikita natin sa lindol, ha? Parang may sakit na cancer, nakapag-terminal cancer na. Nakikita nyo yung mga naghihingalo ng may cancer? Ang gusto nila, ano? Handa na silang mamatay. You know ang sitwasyon dyan, eh. Kapag lumindol, kaya nga ang gusto natin, lalo na po yung naririnig natin na major earthquake, yung the big one. Naku! Para ho sa atin, manalangin na lang ang tayo. At sana, ang panalangin natin, hindi na matuloy yun. Kung meron nga totoong big one. Kahit na ho, nakikinikinita nila, dahil dito sa nakikita nilang mga, dahil nakikita nga ho nila itong mga lindol na ito na dumating sa atin, nakita nilang marami tayong fault lines, sabi nga. At syempre, ang ipagdasal lang ho natin, huwag na lang matuloy. At kung matutuloy man, sabihin natin lagi sa Diyos na tulungan nyo kaming maging handang harapin ito. Tama ba? Tama, Engineer Mara? Pero yung sabihin nyo sa amin na let's be ready and prepared. Ready to face the situation. Pero yung ready, para sasabihin natin to be safe, malabo. Parang malabo, no, Engineer? Sa nakikita natin, ha? Hindi yung pwedeng maging safe ang isang tao. Kahit na sabihin pa nung isa, ang ganda ko kasi magpapaliwanag ng iba, eh. No? May mga kit, earthquake kit. Eh, ano ngayon kung may earthquake kit? Para madali kayo makita kung sa 22 floor, makikita ka pa, General Mora? Ha? Sa 22nd floor, makikita ka pa? Yun nga lang na 4 floor na nangyari sa ano. Inuulit-ulit lang natin ang sitwasyon. Para sa amin, ang nakikita namin, ang leksyon natin dito, tanggapin natin ang katotohanan kapag nandyan na yan. Kung nandyan na yan. Pero at this point na wala yan, ang ipanalangin natin, hindi matuloy yan. Diba? Yun o. Kung matuloy naman, ipanalangin natin na handa na tayong tanggapin yan. Pero yung sabihin natin makaligtas, may 100% ba? Wala. Ni 99% ang ano natin, na pwede tayong makalusot. Kahit na sabihin nyo pa, kumpleto kayo ng kagabitan at preparasyon para sa lindol, malabo po na sabihin natin na yun ay nakakatulong para mabawasan ng porsyento yung nagkaroon ng posibilidad para makaligtas tayo. Malabo po yun. Kapag nasa loob na tayo ng building, ang ipanalangin natin lalo, kung sakaling mangyari po ang tinatawag na major earthquake na ito, na inihintay-hintay di umano dahil sa nakikita nilang takbo ngayon, ha? Anytime daw ito, kumbaga sa prutas, hinug na raw ito, eh. Hinug na. Kaya anytime it will occur. Sana naman, kung mangyari, handa tayong tanggapin at handa tayong, alam nyo na lagi tayong nananalangin. Yun lang po ang nakikita ko. Pero yung mga gadget, it will be useless. As far as I'm concerned, ha? So nakikita ko yung mga sinasabi nilang mga earthquake kit na tinatawag. May pito. Ano ngayon? May pito para daw natitris tayo. Ano? Paano baka pa matitris sa lamlim na yon? Yun lang fourth floor. Hindi nga tayo, nahihirapan nga tayo. O, patay pa. Patay pa rin. Lima. Di ba? Lima pa rin ang patay. Ilan ang nailigtas lang. Di ba? Yun po ang point natin. Well, ang panalangin natin, huwag natin kalilimutan na mayroong laging Diyos. Yun lang ang lagi natin ilagay sa isipan natin. Na anuman ang mangyari, matuloy man tong big one na ito, nakahanda tayo na harapin ang katotohanan kung ano ang mangyayari sa atin. Para kang may sakit na cancer nito, kapag nandun na, ha, yung big one, anytime, it will, na hindi mo malaman, kung lulusot ka ba nasa ilalim ka, makukuha ka ba within 10 days? Yun ang tanong. Makukuha ka ba within 3 days? Ang 10 days, napakahirap na, di ba? 5 days lang o 3 days, para bang ando na natin, depression, everything. Pag dinitingnan, iniisip natin ang sitwasyon. Yan lamang po ang ating sinasabi rito. Huwag natin kalilimutan, manalangin, tanging ang panalangin lamang po ang pinakamabisang paraan na magagawa natin. Maliban, doon sa sinasabi nilang kahit papano lang yan. Pero hindi po yan ang garantiya para sabihin natin makaliligtas tayo dito sa big one na ito. Kung kayo ay nasa
Ang mahalaga, ang pinapanalangin ko rito, alam mo, Engineer Maura, para mas lesser ng konti, gabi mangyari ang big one. Huwag araw. Pag araw, mas marami. Tama ba? Kasi ang mga building, kung punuin ng tao eh. Pero kung gabi, lesser ng konti ang mga building. Dahil nasa bahay lahat. Karamihan nasa bahay. Maliban, kung kamunga kayo ni Engineer Maura, alam niyo naman, eh maraming pera to, papunta-punta mo na magpapa-night, may mga night life ito, ayun, yan, doon siya abutan ng lindol sa night life niya, ayun, maliban, ayaw umuwi ka agad ng bahay, eh maraming pera eh, ayan, eh, doon siya abutan ng lindol. Okay, ginagawa ang biro natin to, pero that's the facts, yan po yung fact talaga, yun ang katotohanan, yun po ang katotohanan nito sinasabi natin. The only way we can do is pray and pray. Ito po ang pinaka-importante sa lahat. Na ang pinapray natin, kung mangyari man yan, sana huwag namang araw. Gabi. Lesser ng konti ang mamamatay. Pero pag araw, naku pa sa marami. Marami po. Okay. Balik tayo dito sa issue natin. Ano yung issue natin ngayon? Ano ang issue natin ngayon, Engineer? Marami, no? Basura. Ang hirap talaga dito sa islas ng Pilipinas. Kung hindi tayo, ano ba nangyayari sa atin? Kung hindi tayo inaapid doon sa teritoryo natin, dito sa ng mga Incheck, di ba? Sabi nila, masyado na raw tayo inaapid ng mga Chinese dahil kasi sobra na eh. Sobra na raw yung pang-aapi sa atin. Dahil isipin nyo, sinasakop yung buong, yung ating exclusive economic zone. Pagkatapos, matapos na gawin ito ng mga Chino, ito namang mga taga-Canadian, Canadian, Canadon, ayun, kinana tayo saan? Kinana tayo para sa basura. Ginawa naman tayong basurahan for 10%. Ano ba? Ano ba tayo? Hindi ko maintindihan eh. Kung ano ba ang tingin sa atin eh. Ginagawa na lang tayong pinaka, ewan ko, kung bakit ganito ang sitwasyon natin. Kung hindi tayo, ewan ko kung paano gati pagtatanggol yung ating bansa dahil ang Pangulong Digong nanawagan na po ng nag-file na tayo ng diplomatic note. May diplomatic note tayo dito sa basura, no? Sa China pala. Meron na tayong diplomatic note sa China hinggil dito sa ginagawang na kung bakit daw hanggang ngayon parang tameme tayo sa pagbabalahura ng mga Chino sa ating mga karagatan. Ayan, dahil sinasakop na yung buong economic zone natin. At parang ang point nakikita natin para bang gusto ng angkinin ng Chino. Ano ba tingin mo, Engineer Maura? Para bang gusto ng angkinin yung West Philippine Sea na kung saan nakikita natin, nandun na yung naglipana na yung kanilang mga, yung mga barko dun eh. Di ba? Na kung saan, yung mga barkong nakabalandra dyan sa karagatan na saklaw natin ay nakakasagabal ng ito at nagiging sagabal na ngayon ito para sa ating mga mangingisdang mga Pilipino. Yan po ang issue natin ngayon na napakabigat sapagkat ngayon ang Pangulo nasa China, hindi natin alam kung ano ba ang nangyari doon sa diplomatic note na final ng ating Department of Foreign Affairs na sa katauhan po ni Secretary Teodoro Loxin na parang sa tingin natin parang nabaliwala. Parang nangyari, parang nangyari yung diplomatic note na pinadala doon ni Secretary Loxin, parang ibinasura lang ng mga Chinoy. 'Di ba? Parang tuloy-tuloy lang sa basurahan. Dahil wala eh. Wala hong reaksyon eh. Parang kamukha din po nitong mabuti pa dito sa basura, nagbanta kasi ang Pangulo. Di ba? Ano yung banta ng Pangulo sa basura? Sabi niya, kahit pa paano ha, may threat ang Pangulo na ginawa. Na sinasabi niya na, ano nangyari? Bakit pinangako niyo na ito nung paman eh? Bakit wala pa? Yun. Kung papasinin natin yung basura natin, senyora, panahon pa ho yan ni dating Pangulong Noynoy. Tama ba? Kung natatanda nyo yung basura dito na tinapon sa atin ng mga Canadian,
Dumating po yan sa Pilipinas, yung tuneladang kargamento na yan, nang nagulat tayo na ang laman pala ay mabahong basura. Buti ko mabahong basura lang. Talagang contaminated eh. Delikado sa kalusugan ng mga Pilipino. Eh, nagdumalo po dito sa bansa, natatanda natin ito ha, 2013 ito nang dumating sa ating bansa yung basura. Panahon niya ni Pinoy. At nagkaroon pa tayo ng ASEAN Summit sa panahon ni Pinoy. At yung Canadian Prime Minister na si Trudeau, dumating pa. Para pang artista eh. Parang artista pa. Lahat ng mga Pilipino naman, kawayan ng kawayan. Dal pogi. O eh, pero nakalimutan yung basura at tinapon niya sa atin. Ayan. Nangako siya na asikasuhin po, nung dumating siya sa Asian Summit, ha, asikasuhin niya yung pagresolba sa issue na yan. So far, so bad. Andyan pa rin ang ating basurang tinapon ng mga Chino, ay ng mga Canadian. Ha? Yan ang nangyayari sa atin ngayon eh. Doble. Sabihin man na, sabihin natin na pribadong kumpanya ito ng Pilipinas at ng Canada ang may kagagawan daw nito, pero may pananagutan po ang dalawang gobyerno. Ang gobyerno ng Canada at ang gobyerno ng Pilipinas para gawa ng aksyon ito. Dapat ang managot dito ay yung mga sangkot na opisyal din ng tauhan ng ating pamahalaan nung panahon na yon ni Pinoy na nagbigay ng go signal para maipuslit sa loob ng bansa ang mga basura. Eh, hindi ho makakapasok kasi siyempre sa ating bansa yan ang anumang illegal na kargamento kung walang basbas ng Bureau of Customs at ng mas mataas na opisyal ng ehekutibo nung panahon na yon. Yun po ang point doon. Isa pa, ngayon, ang nangyayari ngayon, yung mga, may mga ilang mga kandidato ngayon ng dating nakarang administrasyon na nagsasabi na sila yung panahon na yon na nagsasabi na ang Pangulo daw, panay lang daw porma, panay porma. Panay porma ang nangyayari, panay porma lang daw. At mukhang hindi sila naniniwala sa porma ng presidente. Okay? Huwag niyo yung, at least kahit papano, pumuporma si Digong. Isipin niyo, naghahamon ng giyera? Eh, si Pinoy ba nun? Naghamon ba ng giyera? Ni, hindi nga kumibo eh. Hindi ko kumibo eh. Kaya isang balandra sa inyo yan. Black eye ho sa inyo yan. O kaya huwag ko kayo nagko-comment. Nagko-comment yung kabilang panig na dating panahon ni Pinoy. Yung mga dating kandidato ho. Na kumakandidato ngayon. Ba't tingnan nyo munang maigi. Baka sa inyo bumabalandra yung sinasabi ninyo. Dahil, nung dati, nagsasawalang kibo kayo. Pero ang Pangulo, hindi yung nagsasawalang kibo. Sa kasalukuyang, ngayon yung itong kasalukuyang administration niya. Dahil, nagalit nga siya. At ipinag-utos niya ngayon ang pagpapabalik sa naturang basura. Yung unang hubang panahon, meron? Oo. Nagsalita ba? Ni imik wala eh. Ni kibot wala eh. Ni impit wala. May narinig ba tayo? Wala. Ang nangyari pa, papogi pa yung dating ni Trudeau eh. Dito sa Pilipinas doon. Habang tayo ay tinapunan ng basura. Ewan ko ba? Ano ba tingin dito sa Pilipinas? Kawawa naman tayo masyado, no? Para sa tingin ko, parang tayong masyado ng kawawa ang Pilipinas. Alam niyo kung bakit, senyora? Aba, isipin niyo, sa kabila na tayo ay ginawa ng basurahan ng Canada, ayun nga, nakakaranas pa tayo ng pang-aapi ng mga Chino na ngayon ay nananakop sa ating exclusive economic zone. Ano na mangyayari sa atin dyan? Ha? Ewan ko, kung paano ito lulutasin ni Pangulong Duterte na ngayon, nandun siya, nakatuon siya ng pansin sa China, at tingnan natin kung ano nangyari doon sa ating diplomatic note kaugnay doon sa nangyaring pag-okupa ng ilang mga barko ng Chino sa economic zone ng Islas de Filipinas. Binasura ba yan ng Chinese government yung ating economic note? Yun po ang malalaman natin sa gagawing pag-uusap ngayon ng Pangulo sa pamunuan sa pamunuan din ng gobyerno ng China. Yan po ang antabayanan natin at kung ano ang magiging kahinatnan ng kanyang pagbisita ngayon sa China. Magbabalik ang Doble Banda. Sandali-sandali po lamang. Rene Jose, Señor Pacheco. Señor Pacheco, Rene Jose. Doble Banda, Doble Ganda. Pa
Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line, 0918-350-2378. Philippine Standard Time, ganap ng alas 4:53 ng hapon. Ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang Doble-Doble Banda. 55 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Alam nyo, senyora, ngayon po, pag pinag-uusapan natin yung ginawa tayong basurahan ng Canada, mukha ba tayong payatas? Mukha bang payatas ang Pilipinas, senyora? Ha? Ginawa tayo tapunan ng basura? Ha? Ang tingin ba ng ni Trudeau o ng Canada sa Pilipinas ay payatas? Ha? Tapunan ng basura? Ayan po, nagbanta ang Malacañang ng diplomatic fallout na po, ha? Sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada kung hindi agad maaksyonan ang tunay-tunelada. Isipin nyo kasi tunay-tunelada na basura na nasa Pilipinas po ngayon. Nang nakusaan po ay 2013 pa ho yan, ha? Panahon pa ho ni President Noynoy. At hanggang ngayon ay 2019 na. Di nangangamoy na yung basura na yan, buwisit na yan. Di ba? Ano palagay mo, engineer? Panahon pa ho yan ni dating Pangulong Noynoy. At ngayon, pinuna po ni Presidential Spokesman Salvador Panelo ang anyay malabong sagot ng Canada. Ha? Sa babala ng Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang magdeklara ng giyera kung hindi agad may babalik sa Canada ang mga basura. Isipin niyo yan. At binigyan din ni Panelo na non-negotiable. Yan, non-negotiable. Alam niyo, yung iba po nagsasabi, lalo na itong, ito pong mga dating mga kasamahan ni dating Pangulong Noynoy, binanatan po ang Pangulo na sabi nila parang duda sila sa sinasabi daw ng Pangulong Duterte. Kay duda man tayo o hindi, ang mahalaga, kumikibo. Tama ba, Engineer Mora? Kesa nung panahon ninyo, hindi kumikibo. Hindi kayo kumibo, tinapunan kayo ng basura. Wala kayong reaksyon. O, di ba? Ano na mas gusto nyo, Engineer Mora? Nag-react o hindi? O, nag-react, kahit paano. Kahit na wala tayong kakayanan, nag-react. Nag-react tayo. O, ayan, isipin nyo. Nagamon na tayo ng giyera sa Canada, kaya ba natin ang Canada? Sa giyera, hindi. Kahit paano, alam natin na hindi natin kailangan ng makipag-giyera. Kailangan natin ng diplomatic approach dito. Pero, diplomatic approach na may ngipin. Dapat. Ayan, ang binigyan din po ngayon ni Panelo, non-negotiable ang paggamit ng Canada sa Pilipinas na tapunan ng basura. Unang nito, sinabi ng Canadian Embassy na isang technical working group na binubuo ng mga kinatawan mula sa dalawang bansa ang gumagawa na ng paraan kung paano re-resolbahin ang problema sa mga shipping containers ng Canada. Pero sabi ko ng Malacañang, oops! Naghihintay kami kagad, karaka-raka dyan. Hindi kami pwede ng ganyan. Bigyan nyo na, sabagat matagal-tagal na pong nangangamoy ang basurang yan, aba, hindi na ho kailangan pag-aralan, gumawa pa ng technical working group, hindi na ho natin kailangan yan. Kung paano re-resolbahin yan, napakasimple yung resolbahin yan. Tanggalin nyo. Ang dali-dali nyo na ibagsak . Ang dali-dali nyo na itapon sa amin, nahihirapan kayo, inabot na ng 2013 hanggang ngayon 2019. Ilan taon na yan, Engineer Mora? Para sabihin natin na ngayon pa kayo gumagawa ng technical working group na bumubuo pa kayo ng mga kinatawan mula dito sa dalawang bansa para gumawa ng paraan. Gagawa kayo ng paraan? Pero ang dali nyo tinapon? Inabot ng 6 na taon? Tapos ngayon lang kayo mag-aaral? Ngayon lang gagawa kayo ng working group? Hindi nata makatwira nata yan. Di ba? Ngayon kayo gumagawa ng paraan kung paano nyo re-resolbahin ang problema? Aba, nangangamoy na po yan. Bulok na po yan. Oh, yan po lang. If you are listening, Mr. Canadian, this is English. Huh? I need your cooperation. Huh? It's too much. Tama ba English natin? It's too much. That you are going to have a technical working group? It's too much.
for a very long, long time. 2013 now is 2019. Almost how many years, Engineer Mora? How many years? 6 years. Just imagine. How dare you? Anif, ha? Okay, ma? English yan, ha? Para makarating sa Canadian, ha? Dahil kasi, alam nyo naman, eh. Hindi ho ata kami naniniwala dun. It's too much because it's really, the other. We cannot take the other. The other is so much. It's too much. Tama ba tayo doon? Engineer Mora? Kumagano si Engineer Mora eh. The other, I cannot take it anymore. I cannot make it anymore. Okay. I cannot heal it anymore. Halit din naman talaga. Anong tindi mo, Engineer? Okay, magbabalik ang doble banda. Sadali-sadali po lamang. René Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, René Jose, doble banda, doble ganda, simply lovable. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time, ganap na alas 5 ng hapon. TWIZ. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang doble-doble banda. Okay, 6 minutos na po. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Ayan, yung mga customers ng Manila Water ay makakamalaking balita sa kanila ito na yung bayarin ninyo sa Manila Water, pag kayo'y covered ng Manila Water, ibabawas po yung mga bayarin ninyo. Doon sa halos kalahating bilyong pisong bahagi ng babayarang multa ng water concessioner dahil sa pumalpak na serbisyo sa tubig. At ayon po kay Administrator Reynaldo Velasco ng MWSS, posibleng maramdaman na ito ng mga customers ng Manila Water sa Hunyo. Ayan, nasa Hunyo. Sa ngayon, anya, binubuo na ang mekanismo kung papaano ibabawas sa bill ng mga customers ng Manila Water ang 534 million pesos na multa. At sinabi po ni Velasco na gagamitin naman sa mga proyekto ng Manila Water sa pag-asa na dito po sa pagsasaayos ng serbisyo sa tubig na aabot po ng 600 milyon na bahagi pa rin ng multa. Pero ewan ko ha, may mga nagrereklamo eh. Meron pa rin nung may mga hindi ho naniniwala dito sa ginawa ng MWSS. Ito pong nagwawala, nagmedyo hindi sang-ayon itong Laban Consumer. Ha? Laban Consumer, ito yung grupo ng para sa consumer, Engineer Mora. Hindi sila napilitan lang daw. Napilitan lang daw ang MWSS na pagmultahin ang Manila Water dahil sa palpak na serbisyo sa tubig. Nakita nyo na? Napilitan. Ha? Ayon po ito kay Attorney Vic Dimagiba. Ano to? May halong politika ba to? Siyempre. Biro mo, yun ang tingin nila. Nagawin dahil kasi hindi nila ginawa kagad ang trabaho nila. At ngayon yun lang ginagawa para pinakikita nyo na ginagawa nyo ngayon ang trabaho nyo nang inabot na kayo ng kritisismo at binantaan na kayo ni Pangulong Rodrigo Duterte na kugulong ang inyong mga ulo. Kung hindi pa nagsalita ang Pangulo, bigla kayong nagkaroon ng pangil, bigla nag, dapat parusahan yan! Ninong dati, wala ho kayo kakibu-kibu eh. Pero alam nyo, may katwiran nito si Attorney Vic Dimagiba. Noon dati, sinasabi ko na sa inyo noon, Mr. Velasco ng MWSS, na pakuya-kuya-kuya lang kayo siguro dyan noon. Dahil wala naman kayo talagang ginagawa halos dyan. Wala kami nalalaman eh. Nalalaman nyo lang, tumaas, aprobahan yung pagtaas. At tumanggap lang ng mga sweldo nyo dyan. Malalaki ba mga sweldo nyo? Ha? Kaya sinabi ni Dimagiba na malinaw, ewan lang natin ha, kung tama po ito ha. Ako, para sa tingin ko, parang tama.
na naunang pahayag ng MWSS. Kasi magulo yung pahayag nyo eh. Nung una, nung nagkakasisiyan dyan, nung nagkakasisiyan nung walang tubig, anong sagot ng MWSS? Wala kami kapangyarihan eh. Di ba? Yun ang una nyo sagot dyan eh. Natatandaan ko yung Mr. Velasco, na administrator. Yun ang sagot nyo. Wala kayong kapangyarihan na patawan, na bulta ang Manila Water. Sabi nyo, ngayon bigla kayo nagbulta. Di ba? Bakit? Ano nangyari? Dahil natakot kayo doon sa banta ng Pangulong Duterte na pagtatatanggalin kayo dyan? Yun ba yun? Ngayon, nagpapakita kayong gilas? Naku, eto, nagpaliwanag din si... mabuti rin. At mabuti pa sabi namin sa inyo na nag-react din si Administrator Velasco. Sabi niya, na yung umalma din sila, na pressure lamang sila, kaya pinagbulta nila ng mahigit 1 billion ng Manila Water. Ayon dito kay Administrator Velasco, ipinatupad lamang nila ang proseso na naaayon sa kanilang concession agreement sa Manila Water. Bakit nung una hindi nyo nakita yan? Hindi na mora. Bakit nung una hindi nyo nakita yan? Bakit ang tanong, sagot nyo kagad? Wala kaming kapangyarihan eh. O ngayon, bigla kayo may kapangyarihan? Paano niyo paliliwanag yan, Administrator Velasco? O, di ba? Na hindi kayo napipilit, na hindi kayo napilitan o gumawa na kayo ng paraan at na napilitan kayo dahil na pinagbulta niyo yan at ngayon dahil baka kayo tanggalin sa trabaho at sang katutak na kritisismo na tinanggap ninyo mula rin sa doble banda. Nag-criticize namin kayo. Ano ginagawa niyo dyan? Pero sagot niyo, ano sagot niyo nung una? Wala kaming kapangyarihan. Ngayon, bigla kayo nagkaroon ng kapangyarihan. Sobra pa ang kapangyarihan nyo. 1 billion, pinagbulta nyo ang Manila Water na ngayon, napipilitan din ang Manila Water. Dahil wala raw silang magagawa. Dahil yun ang nila, yun daw ang nakaraan pala sa, yun ang nilalaman ng batas na uusapan ninyo. Bakit nakalibutan ninyo yun, Administrator Velasco? O bakit out of the blue, bigla nyo naalala? Ha? Kaya may katwiran din naman itong may nakatwiran itong mga consumers o itong grupo ng mga consumers. Okay, sandali lang at Beth, may report tayo tatanggapin mula kay Jill Rizontok. BWIZ Patrol! Okay, Jill? Ang Sandigan Bayan PIPA Division ay nakatatang pagpasyana kung ibabasura o itutuloy ang kaso, ang plunder laban kay dating Senator Jingo Estrada at Pork Barrel Queen at convicted. Hindi ba makaka-epekto yun sa kandidatura niya ngayon? Ano na? Hindi ba makaka-epekto yun sa kandidatura ni Jingoy? Eh, depende sa kanya kung ano, pero yung, kasi si Estrada ay nag-file ng demurrer to evidence sa Sandigan Bayan. Ibig sabihin na na-aprubahan naman yung kahilingan niya na mag-sumiti ng mga bagong ebidensya para patunayan na walang plunder o na naganap o nagawa siya si Estrada. Kasama na rin si Pork Barrel Queen at convict Janet Lim Napoles. Mm-hmm. At yung mga required documents ni Estrada at saka nitong si Napoles at pati na rin yung mga sagot ng prosecution team ay natanggap na ng Korte ng Sandigan Bayan PIP Division. At dahil dyan, nakatagda na itong pagpasya ng demurrer to evidence na motion na pinayin nitong si Napoles, ni Estrada at saka ni Napoles sa PIP Division ng Sandigan Bayan. Ang sinabi ng Clerk of Court na hindi nila matiyak kung ang kapasyana ay may nalabas bago o pag natapos na ang midterm election sa buwan ng Mayo. Mm-hmm. Depende raw niya sa magiging kapasyana ng mga justices kung pagbibigyan ang dismissal o di kayo tuloy na kasong plunder laban sa dalawa. Ito si Patrol 7 na Jill Reston na para sa DWIC. Pinintono kas, balitang sigurado tapos sa servisyo komentary numero 1. WIC! Maraming salamat, Patrol 7, Jill Rizontok, nagatid sa ating orasan. 13 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. Siya nga pala, posible pong makaranas ng rotational brownout ang ilang bahagi ng Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ngayong araw na ito. At meron na pong mga ilang lugar. Ha? Tama ba, Engineer, kasamang si Fred? Fred, nasa iyo na ba yung mga listahan ng mga naepektuhan ng brownout ngayon? Ha? Ano na yung mga lugar na yon? Pakibigay mo nga sa akin, sadali. At ngayon po ay may nakakaranas na po ng rotational brownout o brownout ang ilang bahagi ng ating mga lugar dito sa Metro Manila. At ayon po dito sa NGCP o yung National
Grid Corporation of the Philippines, maaaring magpatupad po ng tinatawag na manual load dropping ngayong araw na ito sa ilang bahagi ng Cagayan, Quezon, Sorsogon, kasama po ang Metro Manila. At kung kayo po'y nakikinig ngayon dyan sa amin, at siyempre, o nanonood sa amin sa Facebook, alam, i-report nyo lang sa amin kung kayo na yung epektado nitong rotational brownout dito po sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Ang abiso po ay ginawa na po ng NGCP kahapon pa yan eh, di ba? Sa harap ng pag-iral po ng tinatawag nating yellow o red alert sa Luzon grid, bunga ng manipis na reserba po ng kuryente. At una nang ipinahayag din ng Meralco na naayos na yung ilang bumagsak na planta ng kuryente, subalit may naapektuhan namang planta sa 6.1 magnitude na lindol na tumama po dito sa Luzon. Yan po, kaya di natin may iwasan eh. Lahat po yan, puro force majeure, mga hindi natin inaasahan. At bahagi na po yan ng kalikasan na hindi natin makokontrol. Mga bagay na hindi natin makontrol. Na minsan, yung hindi natin makontrol, sinasabi ng iba, act of God. Ayan. Sinasabi nila, ang Diyos daw ang may kagagawan. Ang Diyos pa binagbibintangan natin. Diba? Magbabalik po ang Doble Banda. Sadali-sadali po lamang. Rene Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, Rene Jose, Doble Banda, Doble Ganda. Chico, your funny boy. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time, ganap ng 16 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. TWIZ Doble, ang tindi ng komentaryo. Doble, doble. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang Doble Doble Banda. Okay, tuloy-tuloy kayo sumusubaybay dito pa rin sa Doble Banda 2019. Sa pangalan pa rin po ni Karen Jose, si Señor Ray Pacheco pa rin ang inyo pong kaboka-boka, kabeso-beso, kachika-chika. Ayan. Gusto kong balikan ulit yung lindol, senyora. Gusto kong ipabatid sa inyo yung report na tinanggap natin mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Sa pamamagitan po ni Dr. Arturo Daag, siya po yung chief of science research specialist ng PIVOX. And sabi po niya, ito po report ng PIVOX, ha, may mahigit pong 3,263, Engineer Mora, na istruktura to, ha, ibig sabihin mga nakatayo na 3,263 ang nakatayo sa danger zone ng West Valley Fault. Sa fault na po nakatayo yan, ha? Nasa fault na. At malamang na mawasak pag ha, gumalaw ang mga fault line oras na lumindol. Yan. Yan po, ha? At ayon po sa kanila, kahit matibay, kasi naririnig ko sa ibang mga engineer matibay naman, dinoble na namin. Pang intensity, ano na yan, intensity 8 ang ginagawa namin. Pag nagko-construct sa mga fault, yung iba, yun ang naririnig namin. Sinasabi nila, dinoble namin yan. Para kung umabot sa 7, nilampas naman namin sa 7. Pero ang punto, kung nasa fault, lusot ba? Yun ang tanong. Kahit na hindi kami engineer, lulusot ba? Ang sabi yun ng PIVOX, kahit matibay, ha, kahit na ginawa nyo pang intensity 8, intensity 10 yan, yung gusali nyo ay nandun sa danger zone, nandun sa West Valley Fault, nako, mawawasak po ang pundasyon niyan. Masisira din ang building. Maliwanag yun, Engineer Mora. Wala tayong sinasabi, kasi sabi nila, eto po, wala pang engineering intervention. Ayan na, kahit na sinong engineer na magsabi sa inyo, pero ito po malinaw na binanggit ngayon ng mga espesyalista. Wala pa hong engineering intervention na meron ngayon para makontrol ang epekto ng paggalaw ng fault line. Yan. Wala po, ha.
Ibig sabihin, kahit na sinabi ng engineer nyo na dinoble pa namin yan, hindi ho makakatulong yan. Pagko kayo ay nasa fault line. At marami po tayong nasa fault line na mga estruktura. Pati pa ho kabahayan, meron ho. At pinaalis na nga ng P-box, pero hindi ho maalis. O ano nga yung ibig paiwating yan? Gaya po na sinasabi namin sa inyo kahapon, ng mga nakarampa sa programang ito, yun ang ibig sabihin, you know ang sinasabing, we are ready. I'm ready. I'm ready to die. Hindi yung ready to be safe. Hindi yung totoo yun. Kaya, yan po. Kaya, kahit na ilang mga Pilipino natin, yung kanilang hindi pag-alis sa lugar na nandun sila sa fault, at yung mga gusali na nasa fault, na halos 3,263 na mga gusali yan, na nandyan, na nakatayo sa danger zone, ay hindi po umaalis at nananatili dyan, ay nangangahulugang handa sila na harapin ang konsekwensya kapag dumating ang big one o ang lindol na yan na hinihintay-hintay natin. Ang West Valley Fault ay merong 100 kilometers mula po sa kilometers mula po sa lalawigan ng Bulacan na dadaan sa Metro Manila papuntang Cavite hanggang sa Laguna. Yan po ang binigay na report ng chief ng Science Research Specialist ng PBOX. Paulit-ulit po yan, naririnig natin. At nagdataka naman tayo, paulit-ulit din nagbibigay ng drill tayo. Ano drill? Ano ang mangyayari sa drill? Tama ba, engineer? Nagumagastos lang tayo sa drill eh. Pero hindi ho nakakatulong talaga makakatulong ang drill kapag nandyan na ho. Eh tulad yon, ang dapat ho, pakiusapan natin yung istruktura na yan. Yung 3,263 na nakatayo sa fault line. Bakit hindi natin pakiusapan yan? Eh, drill lang tayo ng drill. Eh, kahit naman tayo magsawa na nakadidrill, eh, yung 3,263, mayayari din. Baliwala po sa drill. Tama ba, engineer? Kahit na lumabas pa yan, mag-hold, eh, 3,263 na sa fault line, inutil po yung ating drill. Tama ba, engineer? Yung drill, earthquake drill natin, inutil po yun. Mga amigos at mga amigas, kung nananatiling nandyan po ang mga gusaling yan sa danger zone ng West Valley Fault, ay wala hong mangyayari sa dinagawa nating pagdaraos na ginagastosan natin ng milyong salapi na mga drill taon-taon. Ilang beses tayo nagdi-drill? 2 beses sa loob ng 1 taon halos, o 3 beses pa. Pero ang akala natin makakatulong, pero nakikita natin inutil po yun pag nagkataon. Hanggang hindi natin napapaalis itong 3,263 na talagang kabilang na ito kagad, automatic. Pagdating ng big one, lanos ito. Dahil nandun sila sa fault line. Eh, hindi umiiwas eh. Hindi sila umiiwas sa peligro. Ewan ko kung paano yan. Kung paano natin paalisin yan. Yan ang isang malaking problema. Yan siguro dapat natin pag-ukulan ng pansin. Kung paano nyo kakausapin yan. Pero kaso, hari mo na eh. Dahil nagtaya po yan ng malaking salapi. Pera din ang inano niyan eh. Ang pinuhunan niyan. Eh di, isisabihin nila, sayang. O eh, pera din yan eh. O di, depende ho yan. Ang masinin natin dyan, ang tao, dalawa lang ang tinitingnan. Material o buhay. Eh kung material, mananatili sila dyan. Kung buhay, aalis sila dyan. Tama ba, Engineer Mora? Sa madaling salita, mas gusto ng tao ang material kesa sa buhay. Kahit na magsawa tayo ng kadidrill, drill dito, drill doon, mamamatay din ho yan dahil hindi naman umaalis eh. Dahil ang tinitingnan nila, ang material na bagay. Ha? Kaya pagdating ng lindol, takbuhan lang ng takbuhan dito yan, hanggang sa tamang-tama yung sinabi ng P-Box, on the spot, ito na kagad ang bilang ng mamamatay. Mas marami pa ho sa inaasahan ng P-Box ang inaasahan nating mamamatay kung mananatili itong 3,263 na structure na nakatayo sa danger zone na hindi umaalis. Wala hong mangyayari sa drill natin sa earthquake. Yan lang po ang masasabi ng doble banda. Ewan ko kung sang-ayon kayo. Kung hindi, baka hindi ko alam kung anong nasa isip ninyo na may mali ako sa sinasabi ko. Hindi ko makuha yan.
para sabihin yung mali ako rito sa sinasabi ng PBOX, eh, na hindi sila alis doon, mabubuhay sila, malaking kalokohan yon, tama? Dahil may natamis pa nila na mapanatili yung material na bagay kesa doon sa buhay nila na no, gusto natin sila mailigtas sa pamagitan ng drill, maililigtas natin sila for 10%. Gumagastos lang tayo for nothing. Yun lang ang masasabi ko dito. Okay, 26 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. Okay, batiin na muna natin, dapat natin batiin. Okay, yung binabati ko na si Edith, ayan, na nangangantsaw sa akin sa payatas. Eh kasi doon natapunan ng basura eh. Ngayon hindi nata eh, pero mayroon pa rin, di ba? Ayun, yung area ng payatas lang na tinatapunan ng basura. Hindi naman yung buong area ng payatas. Dahil kasi hindi naman lahat ng payatas basurahan eh. Nandun lang yung portion ng basurahan. Okay. Si Lola Jules. Okay, senyor, kapi tayo. Maraming salamat, Lola Jules. Si Jack Gonzalez, mula po yan sa ano ha? Sa, mula po yan sa si Lola Jules, mula po yan sa Hong Kong. Ayan. Si Jack Gonzalez, hello, senyor. Buenas tardes sa iyo dyan. From Riyadh. Si Lauro Quindosa, watching from Australia. Si Brix Garcia, good afternoon, senyor. I'm watching from Japan. Yan, you know, yan po yung lugar ng ang Japan po. Yan eh, talagang lugar yan ng mga lindulan, ng lindulan, ha? Ang dami yung nakatayong mga gusali din dyan. Pero yan ang talagang mga expert na nakikita natin. Talagang ginawa nila, meron silang ginagawang engineering structures para doon sa kanilang mga building. Eh buti kung ginagawa natin sa Pilipinas yan. Hindi naman natin alam. Eh pero kaso, sinagot na tayo ng PBOX na sabi nila, wala hong engineering intervention meron tayo para makontrol ang epekto ng paggalaw ng fault line. Wala ho tayong magagawa doon. Wala ho tayong engineering intervention. Kahit na siguro ang Japan, wala niyan. Ha? Wala rin ang Japan yan. Okay, si Lauro Quindosa, watching from Australia. Si Brix Garcia, watching from Japan. Si Ramon Bautista, watching from Spain. Si Adele Sky, watching from France. Kamukha mo si, ano ah. Okay, salamat, Sky. Marco Fernandez, hello, senyor. I'm watching from California. Si Francis Coral, magandang hapon, doble banda. I'm watching here from Riyadh. Si Angelo Cristobal, hello, senyor, doble banda. Dito kami nanonood sa New Zealand. Si Joshua Fernandez, hola, senyor, watching from Argentina. Si Ron Pascubillo, hello, Philippines, doble banda, watching from Italy. At si FCL Dizon, hello, senyor, watching kami rito sa Madrid, Spain. Maraming salamat, ha. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa palatuntunan ng Doble Banda 2019. Bueno, maraming po salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa amin sa buong Islas ng Pilipinas, ganoon din po sa buong Metro Manila. At sa pangalan pa rin po ni Karine Jose, at siyempre sa pangalan pa rin ng ating engineering department, at nakasama natin si Jenner Mora, siya kabilang side sa ating news and operation, nakasama natin si Fred, maraming salamat sa inyo. At siyempre sa lahat ng patuloy na nakatutok dito sa Doble Banda 2019 sa DWIZ, ito pa rin si Senyor Ray Pacheco nagsasabing, hasta mañana! Ang tabayanan po lamang sa loob ng ilang sandali, si Edwin Eusebio sa palatuntunang balita na serbisyo pa. Ito ang Doble Banda.